So welcome sa Rod TV. And we're back. Namiss ko kayong lahat dyan. At kung namiss nyo si Rod TV, comment down below. Most of you ay nakareceive from YouTube na kailangan nyo na nga daw mag-resubmit ng tax form sa AdSense. Shoutout pala kay Kuya Cydrex sa pagpapaalala na i-content ko itong topic na ito. And big shoutout kay Kuis John Mark Morello dahil nung nakita niya ako sa daan is inofera niya ako ng libreng sakay sa kanyang tricycle. So big shoutout sa'yo, sobrang thank you Kuya. And yung convo na nangyari sa atin is sobrang binigyan ako ng boost, no, para gumawa ulit ng mga videos. Anyways, balik ka tayo sa topic. Kapag nag-open nga po kayo ng YouTube Studio app, makikita nyo nga po yung prompt sa taas na kailangan nyo na nga daw po mag-resubmit. At kung naka-YouTube desktop ka naman, makikita mo rin ito sa taas. Why resubmit? Noong 2021 kasi may video tutorial ako kung paano mag-file ng tax form sa YouTube. And right now nga po, sa katapusan ng 2024, ma-expire na yung tax form na in-apply natin or sinubmit natin noong 2021. So I think every 3 years kailangan natin itong gawin. Kung napapanood mo itong video na to, don't panic kasi as long as hindi pa naman tapos ang 2024, pwedeng-pwede mo pa ito habulin or gawin. So sa lahat ng YouTubers dyan, monetize ka man matagal na or kaka-monetize mo pa lang, kailangan mo mag-submit or mag-resubmit ng tax form sa YouTube. Dahil kung hindi nga po, magde-deduct si Google ng 30% sa overall revenue na kikitain mo from YouTube. Paano mag-submit ng tax form ngayong 2024? Sundan mo lang yung video tutorial ko. By the way, pwede nyo pala ito gawin using your phone or desktop, pero mas prefer ko yung desktop para mas malaki ang screen. So kapag inopen natin si dashboard, makikita nyo itong action needed sa taas. Pindutin nyo lang yung resubmit tax info. Then mapupunta kayo sa YouTube Help Center na pwede nyo namang basahin kung gusto nyo. Pero kung ayaw nyo, click nyo lang itong sign in para ma-direct kayo sa Google AdSense account natin. Once na nasa Google AdSense na tayo, make sure na gamit natin yung AdSense na connected sa ating YouTube. Punta tayo sa payment, click mo tong payment info, click nyo rin to and make sure na nandito kayo sa YouTube kasi dalawa ito. Then punta kayo sa manage settings. Then scroll down nyo lang, then punta kayo dito sa United States Tax Info. Click nyo lang yung Manage Tax Info. Hindi natin kailangan nitong Singapore Tax if hindi naman tayo taga Singapore, so wag mo na lang ito galawin. Click mo lang itong Show Tax Details and Documents. So ito yung tax form na sinubmit ko pa noong March 11, 2021. So may expire daw ito ng December 31, 2024. Click mo lang yung Submit New Form. Tapos Start New Form. Nakalagay dito na pwede itong abutin ng 15 to 20 minutes. Click mo lang yung Start Form. Syempre may lalabas lang na prompt and i-sign in mo lang yung Gmail na connected sa main channel mo to verify na ikaw talaga yon. Kapag na-login mo na yung Gmail mo, ayan na, piliin mo yung individual if ikaw lang naman yung may handle ng channel mo. No tayo dito kasi hindi naman tayo taga United States. Piliin mo lang yung W8BEN, then start mo lang yung W8BEN form. Syempre dito yung full name mo. Sa DBA, optional lang yan, so no need na maglagay. Sa country, syempre hanapin natin ng Philippines kasi nakabase ako sa Pilipinas ngayon. Sa foreign TIN, ilagay mo lang yung TIN number nyo. And if ever na hindi nyo alam ang itsura ng TIN ID, ito yun ang ilalabas ko sa screen. Sa US ITIN or SSN, no need na Philippine kasi optional naman. Then click Next. Ayan, dito naman tayo sa address natin. Fill upan nyo lang, syempre, yung address nyo. Street address, alam nyo na yan. Sa APT suit, etc. Nilagay ko na lang dyan yung subdivision namin. Sa suburb, yung barangay namin. Sa city, alam nyo na yan. Postal code, search nyo na lang sa Google if saang postal code kayo. Then sa province, alam nyo na rin yan. Click mo lang itong box if yan na rin yung permanent address mo. Then hit next. Ayan, dito na tayo sa tax treaty ng US and Philippines. Piliin mo lang yung yes. Piliin mo lang din yung country pero sa atin, hanapin natin si Philippines. Tapos hit check lang sa box. Then check yung box sa other copyright royalties. Piliin mo si Article 13. Then sa withholding rate, piliin mo si 15% reduced treaty rate. Click mo lang itong box. Ayan. Check mo lang din itong si services or other business income. At sa withholding rate ay dito naman tayo sa 0%. Dito rin sa motion picture, Article 13 and 15% sa withholding rate nyo. Check the box again, then hit next.
Sa activities and services performed in US, piliin mo lang si no at i-check mo ang box dito. Then hit next. Dito naman sa tax reporting, dito tayo sa go paperless kasi ito yung recommended. Then hit the box. Then next. Ayan, makikita nyo na yung mga PDF file na pwede nyo i-download after. Check mo lang itong I confirm and hit next. Sa certify and sign, check mo lang itong box. No need to check itong unchanged status affidavit. Dito tayo sa signature. Syempre check mo lang yung yes and hit submit. And after that, makikita nyo na dito your tax info has been accepted. Nasubmit nga daw po natin ito ngayong September 2024 at may expire ng December 2027 after 3 years ulit. Ngayon, pag pumunta ka na sa Gmail mo, makikita mo dito na nag-update agad sila na na-approve na nga daw po ito. Pag klinik mo si view tax info, makikita mo dito na approve na ang pag-submit mo. And ganun lang siya kadali gawin. After that process, mawawala na nga po yung action required na prompt sa taas ng mga channel dashboard natin. So kung sakali nag-apply ka na ng tax form tapos mali yung way ng pag-apply mo, kasi ngayon mo pa lang itong napanood, itong video tutorial na to, don't worry, pwede mo naman ulitin yon or pwede mong pindutin yung submit new form. Sa mga nagtatanong, Kuya Rod, bakit hindi ka gumawa ng Singapore tax sa YouTube? Sa reason na hindi naman po kasi ako or tayo taga Singapore, so hindi natin kailangan mag-apply ng tax doon. Kasi may hinihingi pong ID doon na para lang sa mga Singaporean citizen. So itong tax sa US ay iba naman sa Singapore dahil meron nga pong tax treaty ang US at Philippines. So para sa ating mga Filipino YouTubers na nakabase sa Pilipinas, diba, kailangan natin itong gawin para hindi tayo magkaroon ng malaking kaltas. And kung sakaling Pinoy ka naman tapos hindi ka naman nakabase ngayon sa Pilipinas, syempre alamin mo rin kung meron bang tax treaty ang US at yung bansa na tinitirahan mo ngayon. So kung meron, di ba, maganda kasi magfile ka na ng tax form at dun sa process ng pag-file, no, ng tax form, piliin mo lang palagi yung country kung saan ka nakatira at hindi yung Philippines. Sa lahat ng content creators dyan, please share this video and like this video para kumalat din ito at makarating ito sa iba pang monetized YouTube channel na hindi pa nakakapag-resubmit ng tax form nila ngayong 2024. And medyo matagal pa naman matapos ang taon, so pwede pa natin itong ipanood sa kanila. So this is Rod TV. Thanks for watching and peace out.